yan, ituturo natin sa inyo ngayon is crayon throw. Tama ba? Crayon throw. Mali. Two? Crayon throw. Yun. Yun pala yung dapat ano. Yun ba yung tamang ano? Tamang ano? Pagbigkas. Ayan. Sana may matutunan kayo sa bago kong kalokohan. Ayan. Please don't forget to subscribe my channel. Click the like button. Comment down below kung ano yung mga next na tutorial na gusto nyo pang matutunan. Ayan lang, thank you so much. Sana mag-enjoy kayo sa ating ituturo today. Bye-bye. Ibababa ko kasi yung camera pala lang, kasi kapag nakikita niyo yung mukha ko, hindi kayo makakonsentrate. Hindi kayo makakonsentrate, ikadaldal ko. Gusto nyo ba yun? Maubos yung oras nyo, hindi kayo natuto. Kahit konti lang. Maano lang naman to yung ano na to, yung paper na to, yung parang cartons yung mukha lang. Yan na ba? Ako ng konti. Kahit hindi masyado kamukha, at least cartons. Unlike sa mga tao talaga ng mga buhok, talaga isang hirap nun ga. Kaya ayan, enjoy my tutorial today. Ito ay step by step, medyo matagal. Kaya tsagaan. Bye-bye lang ga. Walang maboboring, walang matutulog. Okay, bye-bye. Hey, ayan, hello, beautiful lang ga. Today, we're gonna make crayon crow. Tama ba? Crayon crow na topper. Actually, this one is soft icing lang. Hindi ko alam kung ibibilog ko ba yung tawag dito. Yung gagawin natin or hindi. Pero yung uunahin natin, of course, yung kanilang, yung mukha ng ano, ng character na kulay blue. Di ba, ano lang naman yun siya, napaka-simpleng gawin lang naman yun. Okay, first, gagawa tayo ng kanyang, tawag dito, katawan. Yan. Seryoso muna tayo ba, kasi fondant topper to, ha? Wala muna, magano, okay? Please, kapag nandito na kayo sa ano, don't forget to subscribe my channel, Madiskarte sa Buhay. Okay, walang maliligaw, walang malito. Yan. Okay. Ito yung katawan niya agad. Madali lang naman gumawa ng mga ganito, yung mga cartoons na ano. Pagka ganyan natin ga, di ba binilog natin siya, saka natin gaganyanin. Tapos ganyan. Hindi ako magaling din sa topper ga. Sa mga simple lang ito na, para lang to sa mga newbie, okay, na hindi ganun ka, mga nagasimula, mga new lang ga natin dito. Ano bang tawag natin? Kasi yung newbie, kasi kay Mother B yan, di ba? Okay? Yung tayo naman, ano bang tawag ko sa inyo dapat? New lang ga? Tapos, first, meron tayong copper wire. Tsaka, meron tayong cutter. Ayan. Kapag wala naman kayong copper wire ka, don't worry, kasi pwede naman, may styro ako dito. Pwede naman kayo bumili lang ga ng, pwede naman kayo gumamit ng stick. Ito kasing copper wire, wala to ga, pang ano-ano lang to, ha? Huwag kayo mag-isip ng malalim o mahirap, kasi wala kaming copper wire. Huwag na kayo mag-alala, ga? Diyos ko naman! Ano? Pangalan niya, yan din iba, ibang kulay din yan siya, ga? Okay, saan ko ba ito ilalagay, ga? Yan na lang siguro, or dito. Gagawa ko ng another butas. Tusok! Yan. Okay, ito yung copper wire. Hindi ko alam yung exact name nito, pero tawag ko nga is copper wire. Yan. Then, kung na ganyan yun na ga, yan. Okay, ito fondant recipe ko to lang ga ako. Yan. Then, ang gagawin natin is ilalagay natin siya dito. Madali lang itong gawin talaga yung ano na to, yung topper niya. Yun di mamaya, hirap na yan. Sabi na yung madali, pero putragisan ka, mamaya pa nagsimula na yun. Alo, paano na to? Hindi ko na alam. Sabi ko kanina, madali lang, okay? Ayan, kung napapansin nyo ga, ganyan. Tapos may naka-usli na dito para yan sa ulo. Tayo mahilig din sa ulo eh. Tapos yung ulo kasi nito ga, masyadong malaki. Hindi ko alam bakit ganun kalaki yung ulo nito ga. Hilig puro, parang puro ulo na lang, di ba? Saan ba natin ilagay yan? Diyan na lang siya, di ba? Para nakikita nyo. Tapos, bibilog tayo ng ulo. Siyempre, makinis na makinis. Kung mayroon kayong mga silicone mat, you can use that silicone mat. Ako, wala ako. Ito lang yung akin. Dito ko siya, ano. Pero, of course, dapat malinis yung counter nyo, ga. Kapag gumagawa. Hindi ko akala dyan, pero yun, nakausli. Yan. Tapos, makinis na makinis dapat yung kanyang ulo. Tapos, medyo oblong yun yung ulo ng... Hindi ko alam kasi yung ano na yun, si Kuko ba yun? Hindi ko alam yung pangalan nun ga eh, ng tawag dito, ng character na to. First time, it's my first time to make this customized cake na ganito yung topper. Tapos medyo oblong siya, kasi oblong yung ginapagayahan, diba? Hindi man siya bilog. Tapos na,
Diba? Kasi tapos na eh, tapos na. Ayan. Lagay lang natin ng ganyan. Ayan, medyo ganyan siya. Medyo malaki-laki. Ipapakinis ko lang siya. Para maganda talaga. Tapos wala naman masyado siyang kahit anong mga kaartihan. Ay, sana yung ano ko? Ay, ito pala. Okay, gagamit tayo ng Dresden. Ayan. Hindi siya pala Dresden. Wala naman pala tayong gagamitan dyan. Then, ang next na gagawin natin is, gagamit ako ng pang-mouth. Hindi ko alam kung anong tawag doon ga. Hindi na akong tanong. Mahihirapan ako. Kasi, ayan. Yung mga ganito yung pang-mouth ng ano. Hindi ko alam. Parang malaki masyado to. Ito. Pero pwede to. Pero wag masyadong ano. Teka lang. Parang mas gusto ko yung maliit. Ayan, dito. Nakaganyan siya ga. Or yung isa, pwede rin to ga. Yung gagamitin nyo ga, ito. Ayan, pwede rin siya. Ayan. O, nakangiti na siya agad. Ay, pwede nakiliti. Ganun nakiliti na yan siya. Ayan. Ang cute-cute niya naman. Tapos, ang kagandahan lang sa topper ga, pag gumagawa ka ng topper, kailangan makinis na makinis yung ano natin, yung silicone, para hindi siya mukhang nabinat, hindi siya mukhang, basta alam niyo na yun, gang, tanong-tanong pa. Hindi na ako tanungin. Reklamador ga, no, nagaturo ka nga eh. Ayan. Ha? Okay lang kahit ano ga. Okay, gagawa tayo ng mata. Malalaki kasi yung mata nito ga. Yung nga ganito. Ganito nga kalalaki yung mata nito ga. Teka lang ga, ipag-ano natin. Kasi nang lalaki ng mata nito. Dikit nga sila eh, dapat ganyan. Yan. Long laki. Maliit pa nga siya ga. Dapat medyo malaki pa ga. Dapat medyo malaki pa kasi nakaganon talaga yun sila magkadikit. Pero sobrang laki, ang pangit, no? Tingnan ko ba yung character talaga nito? Ay, ang laki nga talaga ng mata niya ga. Diyos ko. Ano ba yun? Ibig sabihin, maliit pa to ga. Hawak tayo ng maliit-liit. Maghanap tayo ng medyo maliit-liit ga. Yung small size na... Ano, small size na, anong tawag dito? Pati na lang, ano, hindi ko pa alam ga kung anong tawag dito ga. Ano tayo yung pang mayaman yung walang tiko-tiko. Ayan. Okay. O, try natin. Ito yun ga, ang kasya. Yan. Okay lang kapag medyo nagkamali kayo. Walang problema yan ga, kasi matatakpan nyo naman yan. At least meron na kayong, ano, titingnan nyo na agad siya kung maganda ba tingnan, or pangit ba tingnan, yan. Di ba, ang ganda na? Okay. Next natin gagawin is kukuha tayo ng kulay puti. Kunti lang na puti kasi hindi naman natin kailangan yung puting malaki talaga. Then I have also this one. Wow, English na yan ah. Okay. I have this ano. Yan. Maliit na, anong tawag dito? Maliit na, anong tawag dito ka? Rolling pin! Rolling pin pala, maliit na rolling pin. Inaisip ko pag... Teka, lumabas ka sa utak ko. Lumabas ka. Buti naman lumabas. Bago maubusan. Ayan. Ilagay na natin dito. Small size lang na ano ha, na ang ginamit ko. Ayan. Kita ba? O. Ganyan kasi siya malaki talaga siya. Yan, laki niya ng mata niya. Tapos, meron tayong, dito kanina, yung ginamit nating piping tip na bilog. Yun, huwag niyo itapon yung mga piping tip niya na bilog na ganito. Kasi ga, malaking tulong yun ga, yung mga ganitong piping tip. Tapos, sa black naman tayo, tapos lagay na lang natin yan para hindi makalat yung itim naman. Yan, itim. Tapos, ganyan natin ga. Kung medyo malaki ga, pwede nyo naman palitan. Ay, anuhan yan. Kuha kayo ng mas maliit na ganito. Okay? Didikit ko lang ga. Parang duling naman itong ginawa nila ga. Yan. Ang cute niya. Wala palang ano ha. Wala pang kamay. Wala pang ano. Pero cute na siya tingnan. Yan. Diba? Topper na siya. Okay? Ganyan siya. Ganyan talaga eh, yung design niya. Hindi ko naman pwedeng baguhin yung mata niya. Ano naman baguhin ko ba? Tapos, kuha tayo ng Dresden or kahit anong mga pang tusok lang dyan para maging... O, pwede na to. Ilagay ko lang ng ganyan ga. Tapos dito. Lagyan natin siya ng tenga. Para medyo mag-ano lang. Huwag naman masyadong malaking tenga. Ako na yan kung malaki. Okay?
tenga. Malaking tenga. Okay, ayan. Ayaw ko kasi may nakakalat na mga gamit kapag gumagawa ako. Ayan. Tapos, ganyan lang. Oh, di ba? Okay na siya. Oh, ay, so cute. Tapos, gagawa tayo ng kamay niya. At gagawa tayo ng paa. Gagawa tayo muna ng... Yan, dyan lang. Tulog ka muna dyan, ga. Tapos, paa muna, ga. Gawa muna tayo ng paa. Wala akong... Wala, saan kaya yun? Ito, kailangan ko na naman ng cutter. Ito yung mga cutter ko dito is... Kailangan nandyan lang siya. Yan. 54 lang ito ga sa ano, National Bookstore. Bili kayo doon. Iba talaga ang busog lagi. Iba talaga yung busog ah. Sa dighay-dighay lang. Ayan ga. Tapos ganyan. Gawa tayo ng ganon. Para nakaganon yung ating paa. Nakaganyan yung paa niya. Okay, nakaganyan yung paa niya. Pero palakihin pa natin yan, ga. Kasi ang paa niya nakaganon yan, ga, oh. Yan. Para nakaganon siya. Isilin nyo lang. Isilin nyo lang pataas. Yan. Isilin nyo lang siya ng pataas ng ganyan. Yan. Diba parang paa na siya agad. Tapos, ang gagawin natin dyan, ga. Ipapakurb lang natin to. Yan. Kasi nakaganyan yan siya, ga, oh. Tapos ito, nakaganyan din. Yan, nakaganyan siya ga. Okay? Nakaganyan siya. Then, kaya lang ito ga, kailangan natin suotan ng diaper siya kasi nakikita. Diba? Ano muna natin? Bawasan muna natin ito. Pasuotan muna natin siya ng diaper. Yung kamay nga pa, anga muna. Gulo kayo eh. Gulo kayo ga, okay? Tapos, kung wala nang masyadong maliit na, igaganyan lang natin yan ga. Oh. Yan. Hindi naman kasi yan paa talaga, dalawa, tatlo. Yan lang, apat lang kasi yan yung paa niya, ga, oh. Apat lang nakikita ako dyan, ga, eh. Diba? Ang dagdagan natin. Dagdagan natin to. Uy, parang ang laki naman ng ano niya. O, limahin na natin kung gusto nyo. Yan. Yan. Tapos, igaganyan natin, ga. Itutulak natin ng konti ito. Para, tapos hila ng paganyan. Parang rectangle siya na paganyan. Bakit? Kasi parang may ano siya. Yung paahan talaga niya. Yan. Nakikita niyo. Tapos, dito siya ilalagay banda. Ganyan yan siya. Eh, nakaganyan siya ga. Ganyan siya ga. Yan. Tapos, ganyan din yung kabila ga. Gagawin natin. Medyo matagal lang talaga magawa ng topper ng mga ganito. 1, 2, 3, 4. Tama ba? Tapos, ito ulit. Ganyan. Hila. Yan. Ayan. Andahan lang. Huwag ganyan. Mami, masyadong... Huwag man muna gamadali. Kaya wala man nagahabol sa inyo. Man nagagawa kayo ng topper. Pero sa akin ito, ngayon na rin to. Or... Okay, tingnan nyo ba? Kung nakikita nyo yan, para may paanan siya. Then, ilalagay natin dito mamaya. Pero hindi ko muna ilalagay ga. Pinakita ko lang sa inyo yung magiging mukha niya. Yan yung magiging mukha niya. Kasi may diaper pa siya. Kunan muna natin ang diaper ga. Hubad ka muna. Okay? Tapos, liitan ko ng konti yung dito yung gilid niya. Yung harapan pala, masyadong malaki. Yan. Okay lang yan kasi matatakpan din niya ng da, ano, masyadong malaki kasi yung nagawa ko. Pero, pwede nyo naman yan anhin ga. Yan. Pwede nyong i-trace din para maging makinis. Huwag lang masyadong matangat siya. Yan. Kasi kailangan malaki yung katawan eh. Dapat malaki ng konti yung ano niya. Yung, anong tawag dito? Malaki ng konti yung ulo niya kaysa sa katawan niya. Then, kukuha tayo ng pang-diaper niya. Yung paa niya dyan lang muna. Ayan. Pang-diaper niya lang, ga. Ayan. Tapos, check natin lang, ga. Kung kasya yung diaper. Okay, then, saka natin siya. Parang masyadong mataas yung diaper niya, ga. Lagyan natin ng parang. Yan.
Lagyan natin ng parang panty siya dito talaga. Kahit hindi na nga ga, kasi hindi naman yan makikita mamaya kapag ilagay na yung ano, tapos saka ko dito, kaganyanan. Yan. Okay, tapos, ganyan na natin. Yan. Saka natin lalagyan dito siya ng parang pwede yan siya, pwede natin siya gamitan nito. Okay? Kasi dyan natin siya ikakabit yung paa niya. Parang ito na yung panty. Okay? Kanya lang kadali yun ga. Walang kahirap-hirap, diba? Tapos lagay na tayo nito ga. Ng paa niya. Para hindi masyadong halata. Then ito rin. Yan, sa butas. Diba? Mayroon na tayong paa ni... Tapos naka-diaper na rin siya. Next, ano pang gagawin natin? Dito kamay. Kamay niya. Medyo nga malaki yung ito niya, oh. Yung dito niya. Dapat maliit lang to. Yan. Pwede natin yung palaitin. Pasexihin. Kaya lang nasasakal daw siya ga. Nasasakal siya. Yan. Same nang gagawin din natin sa puti. Sa pink. Ayan. Saka tayo gagawa dito. Check muna natin ga kung... Ayan. Okay. Paano muna natin. Ayan. Saka ko siya puputulin dito. Tapos, susukatin natin kung pantay. Ayan, pantay. Okay? Then, saka tayo dito maglalagay ng ganyan. Check natin kung kasya dito. Kasi nang kamay niya nakaganyan dito eh. Ayan. Tapos ito rin. Nakaganyan siya dito. Okay? Ganda, diba? Cute siya. Ang gagawin natin dito, guys, magagawa tayo ng kamay niya. Gawa tayo ng kamay. Ayan. Kabila. Okay? Tapos, ganyan natin. Tapos ito, ganun din natin. Okay? Nakaganyan na. Kung nakita nyo, ga, nakaganyan na siya. Ang next natin gagawin dyan, guys, saan ba yung mga ano, ito? Dito kasi nakaganyan yan eh. Kailangan nakikita nyo. Dito yung kamay natin na to. Ay, yung daliri pala. Tapos gagawa tayo ng paganyan, ga. Ganyan muna. Tapos ganyan. Wait lang. Okay? Nakaganyan na tayo? Yan. Kita nyo, ga? Hindi kayo nadidistract kasi nga maraming ganito. Marami siyang... Next, ito rin. Ganyan din siya. Yan, nakikita nyo? Yan, nakikita nyo ba? Mas maano, no? Or okay na yan? Yan, ng konti. Okay, then next, ganun din gagawin natin. Lagyan lang natin siya ng isa, dalawa, tatlo. Bali, lima na. Ganun din, isa, dalawa, daanan natin ng kutsilyo. Dalawa, tika lang, dalawa, okay, tatlo. Yan. Diba? Kamay na siya. Then, saka natin lang pagaganyanin. Ibuka-buka natin sila muna. Buka natin sila ng... Hanap tayo ng dress din. Malaking bagay yung dress din natin. Or ito na lang. Ito yung mga kutsilyo na ganito. Paghiwalayan muna natin sila ga. Okay? Hiwalay muna natin sila dahan-dahan. Hiwalay. Tapos... Yan. Bilugin muna sila. Kasi yung daliri natin ga. Bilog, diba? Yan. Iwalay, tapos bilugin natin dito. Yung dulo. May nakita na ba kayo ga daliri na square ang dulo? May daliri na ba kayo? Kung may nakita kayo ga, sabihin niyo sa akin na. Yan. Tapos, ito rin. Yan, bilog na. Tapos, saka natin sila eh. Gaganyan lang. For final na ano.
saka natin sila ididikit ng konti. At least, ano na sila. Yan, tapos ito ga, medyo i-ano mo, ipapakurve mo ng ganyan. Tapos ito rin, ipapakurve mo. Tapos ito, medyo igaganyan mo siya ng konti. Tapos, ganon. Diba, kamay na talaga siya. Okay, ganon lang. Tapos pwede rin, may dress din dito ga. Ipapakita ko sa inyo. Okay? Tapos ito, pwede niyong igaganyan ng konti. Para sa kamay. Diba may parang dito tayong ganon? Para lang mayroon lang siyang parang ano. Ayan. Diba kamay na siya ga? Ayan. Tapos, ilalagay na natin to. Saan ba to? Dito siya. Okay, ayan. Dito siya nakaganyan. Ayan, hawak-hawak niya yung kanyang malaking tiyan. Ganun lang magawa. Next, ito rin. Ganun rin yung gagawin natin. Same thing na ginawa natin doon kanina. Ayan. Tapos ito, hiwalay din natin. Hiwalay. Hiwa-hiwalay lang yan natin yan hanggat sa ma... Ano natin? Mapabilog lang. Kung mapabilog natin, okay na yan ga. Huwag lang talaga square na parang... Saan ka makakita ng square na kamay. Ganun din yung ginawa natin kanina. Yan. Okay, kung nakikita nyo ga, ganyan na. Paano ba to? Yan, ganyan. Saka natin i-dress din. Saan yung dress din natin? Ito yung dress din natin. Gaganyan din natin ulit. Okay, ganun lang. Ha? Hindi ko alam po anong oras yun ga. Hindi yan naiwan. Anong oras na kagaya na yan? Wala siya sinabi, di ba? Alam eh, ayan. Okay, kung nakikita nyo ga, o, yung kamay niya, o. Yan. Hindi siya mukhang nabinat na kamay. Ayan. Tapos, ganun lang. Nakaganyan siya ga. Diba? Oh, diba nakikita nyo ga? Yan talaga yung mukha ng ano natin. Yan. Okay na tayo dito sa isang topper natin. Nakatapos na tayo dito. Okay, next. Next nating ano, next nating topper is kulay pink. Kanya lang naman magawa ng topper natin. Wait natin, paupuin natin sila. Tapos isa na namang topper, yung kulay pink yung kasama niya. Babae naman yun ga. Okay, next. Yan. Ganun ulit. Siguro mga 4 lang ito. 1, 2, 3, and 4. Gamay ano tayo? Icing? Marami. Isang bowl. Kasya kayo. Oo, kasya yun. Kailangan ko ga ng ano? Ng yung chocolate ganache. Mga 3/4 lang. Oo, ibabalot ko sa cake yung isang chocolate. Tapos ga, ito na ga. Yan, lalagay ulit natin dito yung isa. Yan. Ay, medyo layo-layo ko palaga kasi magagawa tayo. Yan, okay? Ay, okay na yan, ga. Kailangan ko lang ng ano. Ayan, ga, kung nakikita nyo, ga, ito na. Ha? Oh, pwede yan, tanawin mo na, ga. Ayan lang, ga, ito na siya. Then, next, ito yung ating copper wire. Tatabi na natin para walang magulo. Ayan, hindi kayo madidistract. Ito yung kulay pink yung gagawin naman natin. Yan. Ano ba? Whistle cream. Oo, pwede. Kaya 3/4 lang ba? Ayan. Next. Siyempre, papakinisin muna natin ga. Kulay pink. Ayan, makinis na rin naman siya. Ito medyo payat yung pink natin kasi nga, babae siya. Ayan, ito naman, ibang design naman to siya. Ah, ganun din. Pare-pareho talaga sila. Kaya lang iba yung, ha? Ha? Wala na? Talaga, marami man ako chocolate yan. Wala? Wala na? Sige, okay lang siguro. Ay, wala yun ga. Bawasan mo na lang yan ga ng ano. Yung parang kalahati lang ilagay mo. Lahat na yan. Hindi. Isa pala. Ay, may wala na tayo yung nakaraan. Yung marami. Mayroon pa dyan. Dagdagan mo na lang. Oo, ganyan. Dagdagan mo na lang ganyan karami. Ipagsama mo, tapos tunawin mo lang sa microwave. Ayan ga! Parang cone. Gagawa ako ng parang cone. Tapos, anahan ko na agad siya. Anahan ko na dito agad. Tapos dito. Sana pala hindi pala muna, no? Kasi dinayapiran. Dayapiran muna natin siya. Unahin natin yung diaper sa kanya ga.
Yan, tapos ilalagay na natin siya dito sa kanyang mahiwagang. Yan. Teka lang ga. Bakit parang tiko? Tiko nga. Kailangan kasi nito mayroon siyang... Kailangan may kakapitan yung ulo kasi mas malaki yung ulo nito nila. Ayan. Ayan ko nakikita nyo ba? Nakaganyan siya. Next. Yung puti natin. Diaper. Yan. Saka ko siya dadiaperan. Sigado ako maggalaw kasi nga nandito yung isang topper. Gusto ko rin nakaharap din sa inyo yung camera para nasusundan nyo. Yan, pwede rin mang ganyan yung unang gawa nyo. Basta parang mayroon siyang panty. Talaga? Nag-update? Okay, ayan. Okay, ayan ka. Kita nyo. Nakaano na siya agad. Nakaganyan na. Sabihin, mayroon na tayong mark na. Diyan natin ilalagay. Next, bilog. Ito, medyo na ito. Malaki na ito. Ang cute nila. Laki ng mata, di ba? Tapos, ang tagal na pala. 30 minutes na. Tingnan nyo kung gaano katagal ng topper nito, ga. Tapos lalagay ko to ba? Yan. Kaganyan ko lang ng konti. Same ng ginawa natin. Gagamit tayo ng pang mouth. Okay na. Sunod is yung ating buhok niya. Next, gagayain natin. Saka natin siya. Saka natin siya lalagyan ng mga ganyan-ganyan. Parang buhok-buhok ba? Okay, nakita nyo ba? Parang buhok niya. Then, liman ko lang ng konti.
Tapos isa rin. I-upload ko sa YouTube ga nang walang fast forward para malaman din ng mga customer natin kung gaano kahirap gumawa ng topper kahit ganito lang yung mukha. Para makita nila yung sabi nila na ganyan lang naman yan, madali lang naman gawin yan. Yun ang akala nyo, di ba? Inabot tayo ng isang oras halos, mata pala, ay ano palang, ganyan palang yung nagagawa natin. Di ba? Ay, naglago. Wait lang. Okay, gawa na tayo ulit ng paa niya, tapos kamay. Ito paa na lang tuga. Yan. Next, sahatiin natin. Masyadong malaki tuga, tsaka malapad. Makapal pala. Yan. Ayan. Ang gagawin natin dito, di ba kanina, ginawa natin ganun din ulit. Tapos, ganyan lang. Ganyan lang ulit. Yan. Parang yung kamay nyo nakaganyan dito. Tapos, idikit nyo ng ganyan dito dahan-dahan. Tapos, nakadiin ka dito. Yan. Parang paano siya. Tapos, ano pa baga? Ganyan. Gawa tayo dito ng daliri. Ayan. Padaan na lang natin dito ba para may daan talaga ng paa. Okay, nandyan yun. Pati itong isa, ganun din. Yan. Tapos, ganyan ulit dito. Sa sakong niya. Kunting piga-piga. Para may parang ano pa siya. Meron din yung isa, hawak dito. Yan. Para may parang sakong siya dito sa yan. Meron na tayong paanang diba tapos parang medyo ipaganyan nyo siya kaya ipa-curve nyo kasi papasok. Yan. Napapasok din. Nakaganyan yung paa nila. Okay, saka natin ilalagay ito. Then, next, yung ating kulay, yung sa, anong tawag dyan? Kamay. Same din ang ginawa natin dito ga. Haba ng dalawang ganito. Konti. Diba nakaganyan na siya, flat na siya. Saka natin to, hahanapin nyo yung ganito. Thumb natin. Saka natin dito, igaganyan. Kunan na natin sila ng line. Kita nyo baga? Ay, hindi nyo nakikita. Yan. Saka natin ikakat na parang triangle. Okay, nakaganyan na. Saka nyo lalagyan dito ng daliri niya. Tatlong hiwa. Para makabuo kayo ng limang daliri. Yan. Isa, dalawa, tatlo. Okay? Tapos ganyan nyo na lang ga. Hindi ko na siya paano ha. Yung kanina, gayahin nyo na lang. Yan. Ako kasi mas mabilis ako magkilos. Yan ga. Tapos, padaanan nyo na lang nandito.
Ayan. Tanya na. Saka natin 'to siya ilalagay ng ganyan. Diba? Parang ano niya. Parang naging mahiyain siya ga. Panayin siya ko. Pero okay na yan. Yan. Parang nakasakal siya doon. Parang wala kasi siyang liig kanina. Yan. Liig na ba? Mas maganda kasi parang may liig sila para cute tingnan. Di naman totally liig. Totally talaga. Totally na liig. Yung may ano lang. May space lang na hindi sila punggok. Yan. Di ba? Okay na. Yan sila lang ga. Parang may nabali or... Nabali ba yung ano mo ga? Okay ga, yan na tayo ga. Ang next nating gagawin is... Tingin. Konting tubig ka, tapos rip mo muna ga. Kulang yan, grainy yan eh, kulang ng init. Or mainit na siya masyado. Yung may cream pa ata doon sa rip. Cream na lang. Ayan ga, okay na tayo dito. Tatabi na natin to. Ang gagawin ko na lang is mga Crayola. Naga, may habol pala ako. Ito yung parang ano lang siya, flowers lang siya na iba-ibang kulay. Ito is, kasi nga, ang gagamitin natin, di ba, is anong tawag dyan? Maliit lang na ano, ay ano lang, soft icing lang. Kaya manipis lang na topper ang gagawin natin. Kaya maninipis lang rin na gagamitin natin mga fondant. Kasi kapag makapal ga, ang mangyayari ga, may tendency na masisira yung ating... Ano, masisira yung ating, or baka madulas yung ating, ano, yung ating mga fondant. Mahirap. Yan, lagyan ko lang ng shortening para madaling matanggal. Yan. Next, gagawa tayo ng itim para sa mata ng ating sunflower. Wala naman siyang ganun ka, ano, talagang mata. Kaya parang maliit masyado. Kailangan pantay ga. Gumamit ako ng bilog na ganito. Kung may nabibiling ganyan ga, bili kayo ng mga ganyan yung bilog-bilog. Yan. Tapos, oblong lang rin. Pantay ba sila? Parang hindi sila pantay eh. Pantayin ko lang ga ah. Bawasan ko ng konti itong isa. Yan. Next, kanyang buhok. Yung buhok niya kasi parang ganyan lang. Yung sunflower. Ibang klase yung buhok ng sunflower na to. Ay, oh, hindi naman siya sunflower pala. Flowers para siya. Yan, may ganyan siyang buhok. Ibang klase ka, no? Then, meron din siyang lips. Yung lips niya naman is parang moon. Half moon lang rin. Hindi nga ito ma-arty masyado yung ano. Kaya lang, ang dami-daming topper ga. Yan. Ganun ko lang siya. Wala tayong molder. Yan, ginaganon ko lang yan siya. Okay, kinikurve ko lang yan siya sa... Sa sobrang liit ga, hindi niya na makita. Ulitin ko. Kailangan kasi medyo curve para nakangiti talaga yung bulaklak. Kasi pag hindi ga, hindi siya gano'n ang kangiti. Yan. Okay. Yan. Tapos, gawa tayo ng... I-curve ko lang siya ng konti ga, ha? Yan. Okay na ga, mayroon na tayong mukha. Ang problema lang natin, ay ang gagawin lang natin is dilaw. Patay ng dilaw. Tapos gumamit ako ba ng ganito. Third drops na medium size para sa petals ng bulaklak na to. Yan. Kuha na ako. Manipis lang din para kung sakaling... Yan.
Hilaan ko muna siya. Dito. Anong kulay pang next? Green. Actually, ano nga yan siya eh. Parang apple green siya eh. Lagyan lang tayo ng apple green. Gawa tayo ng apple green ga. Hmm? Ano ron? Oh, may rainbow nga. Hindi ko nga alam kung mag-ano pa ako ng rainbow eh. Parang crayon ano na lang eh. Yan. Okay. Next. Manipis lang rin. Sabi ko manipis lagi kasi nga. Ano to siya? Pero i-check muna natin kung kasya to. Kailangan medyo maliit lang rin siya eh. Hindi siya ganun kalaki. Yan. Tapos, kulay orange. Yan. Orange, tapos pula. Tapos, violet, tsaka green. Pula. Ayan. Then, violet. Ayan, violet. Tapos, green. Green na green. Blue-green nga ito eh. Blue-green. Hanap tayo. Gawa tayo ng blue-green. Green tsaka blue. Pagsamahin natin. Para makagawa tayo ng blue-green. Blue nga ito dapat eh. Yun nandyan. Kailan syempre gayahin natin yung... Ayan, okay na to. Ga yung ano niya, kuya mo? Cake 30 daw ga. Hala. Oo, hala. Mm-mm. Yan. Tapos green. Tapos yun na yung sunflower na ano. Ah, ano pala? Yung mata. Okay, ito ga. Liliitan na natin ito ga. Bawasan natin. Kasi masyadong malaki ito ga. Saka natin siya ilalagay dito. Sana yun. Yan, dito siya nakaharap. Okay, tapos mayroon pa siyang parang buhok na ilalagay natin. Pero sunuga, no? Wala rin. Yan lang ga. Nakagawa tayo ng parang bulaklak. Okay, ilalagay natin ito mamaya sa cake. Next. Nag-decide ako ba na ituloy na lang ang, ano, pati crayon. Okay? Kasi nga, ang pinapagawa nila ga is Crayola, kaya lang soft icing nga. Kaya mahihirapan tayo kapag ka ang ilalagay natin is, ano, tawag dito. Ito ga, panipisan pa ng konti. Ang ilalagay natin is bilog, baka malaglag siya sa, ano, kaya ging flat ko na lang. Then gumamit ako, parang pinahirapan ka talaga ng fondant. Gumawa ka ng soft icing with fondant topper, parang gumawa ka lang rin ng fondant. Kaya kung gusto ko, gumawa na lang talaga ako ng fondant. Sulit. Unlike sa ganito ga, hindi ganun kasulit ga. Kasi nga, mahirap talaga gawin. Mahirap. Sa totoo lang, gumawa ng topper na mga ganito kaliliit. Tapos, singil mo 3.5, ganyan 3.8. Lugi ka halos ga, pagka ganito yung nangyari sa'yo. Ayan ga, tapos ito binibilugan ko na lang. Kasi wala nga akong bilog. Yan. Kailangan siya ga, lang talaga ga. Para may nilaga lagi. Okay, next. Itong ating... Strip ba to? Strip kasi. Ayan. Okay, next. Ganyan lang ga?
dito, hindi ko pa ito nalalagyan ng basa na. Ingat kayo ba sa paggamit ng ano ha, ng kutsilyo na ganito oh. Cutter pala kasi mabilis makasugat to ga. Masakit to naman. Ayan. Kaya meron na tayo dalawang karayola pa lang ga. Diyos ko po, ilang karayola pa ito kaya ga? Ha? Ilang karayola pa ang gagawin natin? Sabi muna natin siya. Ayan. Then, anong gagandang pula? Bread. Hindi siya ganun ka, ano kailangan? Okay. Tinatabi ko dito ba? Alam mo kung bakit? Kasi dyan ko rin sinusukat kung hanggang saan. Kung anong haba ng mga Crayola na iba. Ano yung pumurol siya? Ah, ganun pala. Okay. Dapat pala ganito. Sabi na natin. Para alam na natin siya tansyahin kung paano. Yan. Next. Ganyan lang. Ganyan. Baliktad. Para hindi yung ano yung mano natin. Tapos, baliktad ulit. Laking tulong nito ga. Yan. Sunod, ito, konting angat ng ganyan. Para mamaya, paglapag natin. Yan. Tapos, bawas tayo ng konti kasi medyo malaki siya. Ganun lang. Tapos, check nyo rin ga kung medyo malaki pa siya or maliit na. Bawasan din natin pag malaki pa ng konti. Yan. Okay na yan. Next, gagawin ulit natin ito, yung pinakita ko sa inyo kanina. Yan. Lagay tayo ng water. Konting-konting water lang kasi pagka maraming water ga, makalat tsaka pangit tingnan. Kung napapansin nyo, hindi ako gumagamit ng cornstarch, shortening lang, para hindi marumitingnan sa ating mga ano. Yan. Ito ba medyo, yan, para hindi masyadong matulis. Uy, nagkamali ako ba ah? Ito pala, wala dapat to. Okay? Tapos, dress din, gamitin natin. Bilog lang na ganyan. Yan, ganun lang. Saka puti, tsaka mata na naman. Tulog ka muna ga. Tingnan ko muna doon. Taba, gisigin lang kita maya. Sige na. Birthday ho man naman ngayon. Punter ka. Sige na, doon ka na muna. Ang dami pa dito, oh. Ilang, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat pa yan ang mga karayula, boy. Apat pa yan. Tagal pa yan. Higa ka muna doon sa stainless. Higa ka muna doon. Tawagin lang kita. Yan. Okay, nakita nyo ba kung paano gumawa? Ha? Aray, sakit ng balakang ko. Masakit yung balakang ko ba? Tatlo pa lang nagagawa natin ng Crayola. Ayan. Same procedure kahit yun lang yung gagawin nyo ba? Huwag nyo isugal yung soft icing nyo na tawag dito. Na porque soft icing yan, aray ko, isusugal nyo na bilog siya. Hindi pa niya akong tubig eh. Aray ko, sakit ng balakang ko ba? Okay.
saka ito yung topper niya. Kaya nyo kung gaano kadami ka. Uy, nako. Di ba tapos? May rainbow pa. Anong kulay ng rainbow? Ah, kulay pula. Pula pala yung baba. Sunod orange. Ako lang, ay, ganyan, ay, ano mo ga? Ah, okay. Sana yung kinuha mo yung ano. Yung blue na lang ga, ibaba mo ga. Kasi mahirap yan, hawakan yung dilaw. Where are you, orange? Orange. Sunod is yellow. Yellow ba? Yellow nga. Nagabinta sila ng gulay. Kita ko yun nakaraan. Yellow tapos green. Tsaka violet. Yan lang, tapos na tayo. Ayan. Okay, tapos ikaganyan ko lang da. Ganyan ako gumawa ng, ano, rainbow. Okay, tapos papatigasin ko lang to ng konti. Pwede nyo na siyang baliktad. Hindi nila magpantay ng rainbow. Tapos, yan. Tapos na tayo dito sa ating mga topper. Ayan yung mga topper niya. Tsaka yung Crayola. Ayan lang ga, start na tayo doon sa, ano natin, sa... Tawag natin sa page natin, doon tayo mag-tutorial. See you lang da! I love you!